Hello mga badi, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back again to my channel. So for today's vlog mga badi, ay magpagabas tayo ng kahoy. So ayan badi, nandito tayo sa aking mahogany farm. So napakaraming mahogany dito mga badi. So ayan, tingnan nyo. Ito yung ating hasinda ng mahogany. Napakaraming kahoy dito. So ang plano natin dito badi ay putol ito kasi ito yung dinanan ng bagyo noong nakaraang yung may bagyo. So sayang naman kapag ay mabulok lang ito dito. So ate itong ipagabas. Kasi ang plano natin ay magpagawa tayo ng farmhouse. So ayun badi, ayan papunta na tayo. So salamat sa inyo badi, yung mga suporta na gagawa tayo ng farmhouse. So ito na yung pinakauna nating achievement, magpagawa tayo ng mga lumbers na gagamitin. So ayan badi, ito yung ating pinakamatigas na maninsuhay. So ayan, ayan, ganyan lang ang pagbanso badi, pag sinso. So siguro ay alam niyo na ito. So ito yung karaniwang ginagamit badi sa pagputol ng kahoy. So ang size na ating gamitin ito badi sa paghaligi ay 5x5x10. So yan yung ideal size no sa haligi sa mga bahay. So yan yung kasagaran dito. So ito ba badi, mahogany, ito gamitin natin sa haligi. So yung size na gagamitin natin dito is pang ano lang, sagbayan, siguro 2x5, ganyan, 2x6, depende. So pwede naman yan kapag ay malaki, ay pwede natin i-dalin sa lumber at doon natin ipabanso. So yung bansuhan yan, na yung mag-cut yan badi. So okay lang yan badi. At kapag hindi pa natin nagamit at nangailangan tayo ng pera, ay pwede natin itong ibenta sa mga lumber shop. So, pera na rin yan, buddy. So, ganito ta, buddy, ang advantage kung meron kayong mga tanim ng mga puno. Ay kapag ay nagbahay kayo, hindi na kayo problema sa mga materyales kasi meron ng mga kahoy. Salamat ka pala sa aking yung mauna ama na siya yung nagtanim ng puno dito. Napakinabangan namin. So, salamat sa kanya. So, siya yung nagtanim dito. So, almost mga 30 years na siguro itong mahogany ito. So, marami ito ba rin yung nakita nyo kanina. Yung meron pang mga maliliit, ito yung mga malaki na nauna. So, yung mga maliit, siguro mga 10 years pa yun ba rin. So, ito mga nasa 30 years na. So, napakinabangan namin dito. So, kung ganito ba rin, meron kayong mga tanim dito, as much as earlier ay magtanim kayo, para na rin ito ay investment, retirement, no? Retirement ito. Kasi malaking pera ito ba rin kapag ay na chainsaw na ito, nagabas, ay pwede natin itong ibenta. Maraming mga buyers ito, mga furniture. So, siguraduhin lang natin ba di na yung ating binibentang mga kahoy ay may papel. Kasi ipit tayo dyan sa mga DNR. Yan, so, checkpoint. Kapag ay nahuli tayo ng mga dyan, pag nag-travel tayo, nahuli tayo. So, mangingita sila ng mga papel. So, kung kanino ba itong kahoy, anyan, whatsoever. So, paniguraduhin na magkuha kayo ng papel o kapag ay nagbenta kayo ng ganito ba din. So, sa amin lang, ito yung ano lang, ng paggamit lang namin. So, sa amin din itong lupa. So, pwede nang hindi na kunin yung papel, no? So, ayan ba din. At tapusin lang natin to. So, pagkatapos nito ba din, ay hakutin natin. So, please keep on watching mga ba din.
Tulod-tulod sa unang display. Mong padus. Malagay. Kaya kayo uno, kaya tag napin may nanagdus. Hindi naman ito masapal. Masa pa na kayo mauno mo na eh. Amo, nandun yung palito na lang. Yung konti pang kuhan, laras. Oo. Gamit ka dun eh. Takiliron na, boss? Oo, oh, ikaw. Basta masuot. Oo, pwede na. Naan? Hmm. Ah, pwede ko ipahapa, pod. Amo, kaya naman pa eh. Sa kebo nga ani kana ho. Ja. Ja. Hapon pa sa buntag, hindi da. Kanal magbobo ang dang hapon to, pwede. Di na na bobo. Ni mahal na makapa. Isusunod mga kagangaw. Uy, buwan. Lamping ah. Lamping ang ganya. Wala ka, nimahong tayo eh, boss. Ha? Boss, katong na imong, atong... Karong dali ra itong ihandas ba? Wag, wala na eh. Wing ban? Ano na kapatid? Sanita, nag-isa to po. Ko at ligid ko. Ay, tago kay basin. Nay mo hapit, ano ba? Makalik. Pero sa motor, impas. Impas. Ano na ka? So yan buddy, ito na yung ating nahakot. So hindi pa namin na lahakot ito lahat buddy kasi marami pa doon. So mamaya ay gagamitin namin yung kayong kalabaw para maghakot nito buddy kasi mabigbigat itong mga lamber buddy. So at saka mamaya yung ating hakotin ay yung mga halige. So times 5 yung kabigat dito sa aming mabidinala dito. So amin ang ito ngayon punta ilagay sa bahay buddy sa storage namin para hindi siya mabasa. So pangyayorodohin lang nyo buddy na hindi ito mabasa sa ulan, tubig, para mas gumanda palalo yung mga timber, yung mga lumber mo, kahoy. So story lang yan buddy at huwag nyo hayaang mabasa. So yan yung nga sekreto dyan buddy no.
So ayan. So ito na ba de? Okay boss, okay boss. No problem boss. Na kami. So tapos na yun namin na. Diniscarga yung kanina. At kukunin na namin yung pawis ito, yung panghaligi. So yung ating gagamitin itong panghaligi ba de? Mga sampo siguro yun. Ang kabaw eh. So yun yung ating ikakarga dito sa mga ating bunggo. Hinihinati lang namin ba de? Basta, kasi nga ay mabibigat ito. Hindi kaya sa ating sasakyan na Bunggo Raptor. So yung ating puputulin itong mga kahoy nito ba de, yung panghaligi ay tinatawag nila nga Santo Niño. So hardwood dito ba de, maganda din itong klase na kanong ano kahoy. So matibay talaga ito ba de, same quality din ito sa mahogani. Pero walang tatalo sa mga hardwood na mga native tree ba de. Maghakotag boss yun eh. Kuno. Oh no, ari. Nara magkuno ganyan. Santo Niño, yung iba, yung isa. Ano ba tawag niyan yung panggawa sa furniture? Tugas, yun, tugas, mangkuno, tugas, nara. Yun, mga ipil, ganyan. Bulabe. So, yan yung mga native tree. So, okay, meron yung mga kunting mga tanim dito ng mga native tree ba, de? So, sa susunod, ay ipapakita ko sa inyo. At saka magtanim din tayo dito ng mga bago din ng mga native tree. So, meron pa tayong area doon sa doon na pwede nating taniman ng mga native tree. Kasi itong mga native tree ba, de? Is napakaganda nito sa ating ecosystem. Balance na ecosystem. Itong mga mahogani natin dito ba, de? Ay, ano... Hindi sila, ano mga tawag dito, dito native sa atin sa Pilipinas. So, magtanim tayo doon yung mga malaking mga puno. So, ito na ba de, oh? Matingnan nyo, ito yung ating panghaligi, Santo Niño. Ganyan ito, kalubas ba de? Aure-aure pala ito, hindi pa ito Santo Niño. Santo Niño ba to? So, basta kaya yung aming ginagamit, aure at saka Santo Niño yung aming panghaligi. So, quality naman na woods ito ba de? So, kung ay mag... bahay kayo ba de, ay siguruhin nyo yung mga haligi nyo, yan yung pinakamatibay sa lahat. Mas maganda yung mga native trees, yung mga kamagong, ganyan, nara, yung panghaligi nyo, para hindi talaga maluspag kapag ay merong mga lindol. So yan yung isa bagyo, ganyan. Isa yan sa pinakamagandang kahoy. At saka ano, yung lubas na, yung matanda na yung kahoy, yan yung pinakamaganda doon. So ito, ba de, aure pa ito, aure. So, yung Santo Niño, siguro mamaya natin ito kukunin. O yun yung ating ikarga. Kasi hindi lang ito natin hayaan ito. Kasi kapag hinayaan lang natin doon, baka nakawin ba di? So yun, gibabag niya ba di? Nung hindi magkasya sa ating bunggo. So atin niya pagkasyahin para makarga na ito lahat ba di? So yun ba di? Please keep on watching. Sira ba? Ikaw, kamay. Anak, apa sahaja siapa? Siapa? No. Anak itu kita angkat kena dosing kau ni. Anak saya dosing. So, di to sa pinakan maliblib ang mga Santo Niño ba de? Ito yung tawag. Hindi ko alam kung anong tawag nito sa inyong lugar. Basta sa amin ang tawag nito yung Santo Niño. Tingnan nyo yung kabaw, nahirapan kasi mabigat talaga ito ba de? Oh. Yan yung itsura ng Santo Niño. Para siyang maitim na puti. Ganyan. Ang kanyang texture. Napagandang timber yan. Bade, para siyang magkuno. Pero hindi ito magkuno kasi maitim talaga yun. Bade. So sabi ng manggabasay dito sa amin. Bade, isa daw to sa mga hardwoods na mga matitigas. Same quality din ito sa mga aure. Yan, mahogani, gemelina, ganyan. Mga hardwoods din. So ito yung ating gagamiting panghaligi. So, salamat sa inyo ba din sa inyong pagsuporta sa aking channel. Ay makabahay tayo ng bago. So, ito. Nakakuta namin ito. So, papakita ko sa inyo kapag ay nakabahay na tayo, meron tayong ipon. So, ayan, mag-subscribe kayo para mag-kapera naman tayo. So, salamat sa inyo ba din. So, hindi ko may isa-isa kayo. So, salamat talaga sa inyong suporta sa aking channel. So, ayan ba din, nahirapan na yung ating kalabaw kasi bigat itong mga kahoy na to. So, ayan. Kumpagay, malapit na naking tapusin na aking vlog ba di, ay nagpapasalamat ako sa inyo na yung tungkol ng suporta at huwag niyo pong kalimutan na isubscribe ang aking YouTube channel at ipollow din ang aking Facebook page kasi marami akong mga videos dyan na lumalabas na farming tips, tutorials, napakarami dyan ba di. So, salamat talaga sa inyo ba di, yung walang sawang suporta. So, ayan.
atin hakutin. Napakalakas ng ating kalabaw. Kahit na ay wala ka na siyang kain badik dahil sa init, ay malakas pa din. So ayun, marami na tayo doong mga lamber badi. So pwede naman natin itong ibenta. Hindi sayang, natin itong gagawin na ating bahay. So ayun, dito tayo gagawa ng bahay. Dito badi. So ayun badi, see you in the next video. Bye bye, dito tayo gagawa. Putulin natin yan.